toilet. Kaya kami kabalo ah. Din sila. Pwede natin sila. Kasi inaayos ang counter natin. So, andyan na siya. Bibili ulit tayo ng isa. Para dito na side for our plates. Bali, dalawa ang ilalagay natin. Ayan. So, nakalagay na tayo ng switches. Ayan. So, hindi namin naalala guys, hindi tayo nakalagay ng ilaw. So, madilim siya dito paggabi. So, maglagay lang muna kami ng provisionary na light. Tapos, pagbalik ni Bro Dan, lalagyan niya tayo ng ilaw. Tulad ng paglagay niya ng mga ilaw na pinaganyan. No? So, sige lang kasi nalimutan ko. Umakyat ako dito sa taas para lang sasabihin sa kanya na ano yung kulang yung ano natin. Ilaw. So, ito na guys yung ano natin. Ayun, doon ko. Hinahabol ko yung plastic bag. Ayan. So, naglalagay si Bro Dan ng ayan, electrical. Ayan guys. Tara! Mainit tayo dito sa taas. Ito. All the way. Ayan siya guys. At saka of course, tapos na ito guys. Gumagana na to. So makapagluto na tayo dito. Gumagana na ang power points na dalawa. Gumagana na siya guys. So ayan. Magbili na lang tayo ng another one for here. Tapos yun na siya guys. Yun na nga. Ang lakas ng hangin dito, which is really good. Gustong gusto natin na may hangin dito. Kasi pag mainit, mainit, diba? So maganda na yung pumapasok ang hangin. So maglagay lang tayo dyan ng panglagay. Yun. So magamit natin ang 3 chairs para dyan. Guys, good afternoon. Andito na tayo ngayon, guys, sa ating kitchen. At nagawa na ang mga plug power point stations na dalawa. Isa, dalawa. So ngayon, magluto tayo ng spaghetti ni Daddy. Here, right here in our stove. So maghugas lang tayo nito. And then we shall be back. Magluto tayo. So guys, ito yung linuluto natin. Ang sarap niya guys ng ano ko, ng spaghetti. Lagyan ko lang siya guys ng corned beef. Corned beef lang yung meat natin. Hello, sarap. Ayan na, luto na guys. Luto na ang spaghetti. Oh, see? Okay guys. So maganda din siyang lutuan dito na side. Ma-sort out na natin to na medyo maano na siya guys. Easy na siya gamitin. So magbawas ako ng mga pang display pala. Pag nagluluto ako, kukunin natin yung mga holder. Ibalik natin sa lumang lalagyan. Kasi pag nagluluto tayo dito, dapat may space. Tapos itong mga display, doon na lang. Kaya dapat, testing-testing tayo kung anong maganda. Kasi pag hindi okay, tanggalin sila natin. So, yan ang decision. We have to tanggal the rest and free up the cooking area. So guys, ayan, tapos na tayo magluto ng spaghetti. So ilalagay ko lang siya guys sa bowl. So dyan lang kayo. At babalikan ko kayo. Pwede rin kayo mag, ano, mag-observe.
Ito na siya, guys. Ayan. At saka may watermelon kami doon sa baba. So, bubuksan ko yun para kay Daddy. So, dito na lang siya natin ilalagay sa side para na ready na. Mag-dinner si Daddy mamaya. Tinanong ko siya, ano bang lulutuin ko? Kasi parang minsan nahihilo na ako, guys, kung anong lutuin ko pa. Masyado na akong yung palate ko umiiba na, naging Philippine taste na siya. Hindi na siya Australian taste. So, yung mga pagkain, parang yung pagkain sa Australia, hindi sila masyadong powerful sa lasa. So, very minimal. Tsaka yung mga Italian, mga ganun na pagkain. Sa akin, guys, sa Ilonggo, ano yun? Last eye. You know, yung iba talaga yung palate nila doon. So, pagdating ko dito, parang nanibago na rin ako sa mga pagkain. Tapos, pag magluto kami doon ng mga pagkain ng mga Filipino foods, na-realize ko na iba din pala yung lasa, yung mga linuluto namin doon. So, parang yung nag-iiba yung palate ko is changing na nandito na kami. Pero, okay lang kasi masarap naman yung mga pagkain. So, masanay na ako. Dapat, di ba? Kasi pagbalik namin sa Australia, yun na naman, wala na naman yung lasa doon. Ay, wala akong panalo dito. So anyway, yan ang dinner ni Daddy. Pero, linalagay ko lang yan sa container, guys. Tapos, kinakain niya lang. Kasi mahilig siya kumain ng yung mga ganyan, i-cold mo sa fridge. Tapos, iniinit niya lang yan. So, anyway, yan ang ano natin. Ako nga eh, yung pagkain ko nga, guys, tingnan niyo. Parang Australian style na talaga. Magluto ako niya ng kanin, ng dami. Tapos, ini-store ko lang dyan yung mga pagkain ko. Ayan. Tapos, mag-reheat lang ako niyan, guys. Yan yung style ng pag kumakain ako. So, yun. Kaya, dapat, nagluluto ako in advance para na kakain ako. Andyan na lang yung pagkain. So, ilalagay natin yan dyan. Kain ni Daddy. Dito natin ilalagay mamaya. Ayan. So, okay na yan, guys, ah. Diba? Okay na yan. Nakapag-ano na rin kami, nakapag-settle na rin dito sa Pilipinas. Excited na din ako, guys, na i-share sa inyo yung mga pinagawa namin ni Daddy, yung mga hindi pa namin naikwento sa inyo. Excited na rin ako, guys. Ang isang bagay lang na problema dito na malaki sa Pilipinas ay yung ma-carried away ka yata sa pag-spend ng pera. Depende kung ano ang size ng imagination mo, kung anhin mo yung pera mo at saka pag may pera ka. Pero if you are living on a budget dito sa Philippines at saka laki-lakihan mo a little bit, you know, malaki talaga ang diferensya kasi makaka-live ka talaga ng comfortable. Especially pag may bahay ka na, you know, hindi ka na nagre-renta kasi ang 30,000 na i-rent mo sa family home, marami ka nang mabili niyan dito, guys. So, sa inyo na gusto umuwi dito, kuan lang, guys, imagination, paano mo siya i-work out, isipin mo mabuti, tapos yung pera, kung paano, importante yan, paano mo siya mapakasya, ganon, tapos huwag kang umuwi dito na isang taon lang yung budget mo. Dapat umuwi ka dito tag 20 years yung budget mo. You know, may mga tao dito, guys, na umuwi, na nakilala namin, na nagkaroon ng pera like 250,000 US pa yan, ha. Tapos yung iba 400,000 kasi nabinta yung bahay nila. Tapos after 3 or 4 years ng struggle sila, malaking pera yan, you know. So dapat budget tayo. Dapat pag sinabi na 100,000 a month ang gagawin natin, dapat mag-under tayo ng 100,000 a month. Pwede naman eh, pag dalawa lang kayo. Kahit may anak pa kayo, isa, yun, kasya naman siya. Kahit nagbabayad ka pa sa school, kasi kami ni Daddy nagbabayad pa sa school. So, ang isang term ni Toto, malapit 50,000 plus pamasahe niya, plus gasolina niya, plus pagkain niya, you know, plus yung mga kakailangan niya. So, kami ang nagbabayad. So, kaya naman namin. Tapos, yun. So, makaya niyo. Pero pag siyempre, pag ma-carried away tayo, like, ang bahay talaga is one thing na dapat natin, maging masaya tayo sa bahay.
renovations can be very expensive kung depende kung anong gusto mo. Sasakyan, yun o ganyan, mga repair, mga ano-ano, ilagay natin sa budget natin. Nagsasabi lang ako niyan guys kasi experience ko talaga. Sabi ko, pag nagawa mo pala ito, okay din, o diba? So, swerte pag yung may mga pension, kasi pag may pera ka sa banko, may pension ka pa, may full bank ka. Kami wala ang pension. Alam nyo naman, 67 pa ang pension sa Australia, 50 plus pa lang kami ni daddy. So, kailangan namin talaga mag-be mindful sa pera namin para magkasya sa nang long, long, long years pa, diba? So, ako mga 7 years pa bago ako dumating doon. Tapos si daddy another 12 years pa. So, it's a long time, guys. Dapat talaga kami mag-budget. Yan. So, sa mga tao na nag-iisip na pumunta kayo dito sa bahay, maghiram kayo ng pera, at saka hindi niyo babayaran, mag-isip din kayo kasi wala kaming ano, malaking income na pumapasok. So, budget-budget kami sa pera namin. Ano? So, ayan. Shared na ang problema namin. Shared na kung bakit kami dapat mag-clever sa pera namin. Here comes daddy. Sexy! Finished! Yeah, finished. Sexy. The countertop. Oh. I thought you said you are sexy. And you too. Oh, look. Wala akong ano. I don't have ano another light. Only like that. I need a clear one. I got one. Eh? Spaghetti. So, okay guys, tapos na tayo mag-dinner. Tapos, ito pala siya guys. Ang ilaw ko hindi white, so hindi siya maganda tingnan sa camera. Dapat kasi pag nagba-vlog, white ang ginagamit na ilaw. Para siyang ring light pag white. Ito yellowish, kaya yellow. So, papalitan natin yan ng white para pag nag-vlog tayo, hindi siya white, hindi siya yellow. Not too bad, pero gusto ko yung puti na kulay, like that one there. So, puro lahat white ang mga ilaw na pinalagay ko except doon at saka dito. So, I need to change it. Kasi pag nagba-vlog tayo, clear yung mga mukha natin. You know? So, welcome to my kitchen. Ganun na siya guys, kalapad. Ang laki na talaga niya. Ang ilalim na yan guys, yun naman ang isusunod natin na i-organize para ma-plaster ang mga gamit na kinakailangan dito sa taas. Diba? Ito, magbili tayo ulit ng isa. Paulit-ulit ako dito. For the plates. Maglagay tayo ng mga plates para dito sa taas sa entertainment area pag marami tayong tao na mga bisita. Na-secured ko na ang mga baso at saka mga kutsara, tinidor. Ang plato na lang, yung I have a little bit of trouble looking for it, but I will find. Sa nagustuhan ko, ito yung mga bowl. Ayan. Ito mga baso. Ito. Medyo okay-okay na sila. Pwede ko pa siyang dagdagan, guys. Yun. So, mag-ano tayo dyan ng mga lagyanan. Dito maglagay pa tayo ng cabinet. Eh. Tapos, i-secure natin yung mga kailangan natin i-secure dyan. Dyan, maglagay-lagay tayo dyan ng mga kailangan. So, bibili pala ako ng parang ano na naman. If you remember, yung binili ko na linagay ko sa cabinet, sa wardrobe, bibili ulit ako nyan para dito sa mga kailangan natin itago. Yun na. So, ayan. So, sana nag-enjoy kayo sa ano natin, sa vlog natin for today, which is very busy kami. Magpapahinga na talaga ako, guys. Ako'y pagod na naman ulit. Yan na. So, enjoy ako, guys, sa ginawa nila ni Bro Vic at ni Bro Danny Bro Nap na cupboard. Bro Vic talaga ang gumawa nito mainly. So, si Bro Dan ang gumawa nito. Si Bro Nap naman sa mga painting siya. So, they'll be back tomorrow. Marami tayo ipapagawa sa kanila. At the moment, ginagawa nila yung mga kulungan ng manok. So, punta tayo doon sa kanila tomorrow. Hopefully, hindi masyadong mainit. Mag-vlog tayo dito, doon sila sa farm. So, yun na guys. Maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo at ako'y obviously pagod na. And mag-ingat kayo guys. You know, and stay blessed everybody. Okay? Stay beautiful. Okay? Most of all, stay sexy. Bye guys! Thank you for watching. Bye-bye now.